po tayong bagong kalaban. Virus na kumitil sa buhay ng mahigit 4,000 na sa buong mundo at dumapo sa mahigit 100,000 na. Ito ang coronavirus. Ngayon pong kumakalat na ang coronavirus dito po sa Asia, dapat alam ninyo ang sintomas ng sakit na yan at kung paano natin ito maiiwasan. Dapat lutuin ng mabuti ang ating pagkain at palakasin ang ating resistensya sa pamamagitan ng healthy lifestyle at pagtulog ng mahaba. Pagtulog ng mahaba. Ang COVID-19 na ipapasa sa pamamagitan ng droplets o laway. Sa pinakahuling tala ng Department of Health, mahigit 100 na ang mga kaso ng COVID-19 ngayon sa Pilipinas. Ay posibleng umabot sa 75,000 ang kaso ng COVID-19 sa bansa in a span of 3 months. As of 12 noon, ngayong araw na to, March 20, tayo po ay may naitalang 13 na bagong kaso ng COVID-19 at ang total number na po ng ating COVID-19 positive cases ay umabot na sa 230. Guys, medyo seryoso lang sa part na to. Mahal kong Pilipinas. Ngayon, para sa kalaman ng lahat, nandito ako sa Hangzhou, China ngayon. And I just want to share something from my sa mga mahal kong bansa. As in, sobrang nasasaktan ako, sobrang, kasi ang nangyayari kasi is parang tayong ano eh, pwedeng bumagsak ang Pilipinas dahil sa kamangmangan natin eh, sa, kasi ganoon naman talaga eh, if hindi mo naiintindihan yung isang bagay, never kang gagawa ng action, never kang gagawa ng kung ano man. Pero guys, just to tell you straight, coming from me and my team here, we're really, really safe here sa China, Hangzhou. Sobrang safe kami dito. And just to tell you honestly guys, yung kabubuhan, kamangmangan natin, I don't want to use the bobo, but yung kamangmangan natin, yung mismong sisira sa bansa natin eh. I will just state here facts. Guys, number one, huwag niyong baliwalain yung virus na yan. Alright? Andito kami sa China. Nandito ako sa China nung pumutok yung virus na yan. And I'm sorry if you guys will never, kung hindi kayo makikipag-cooperate sa Philippine government, trust me, I swear to God, I swear to God, Manila will be the next Wuhan. Alright? Kasi ano eh, ang titigas ng ulo natin eh. Okay? The virus itself, bakit alam namin to? Bakit alam namin gagawin? Kasi ganun ka-clear kung paano nagbigay ng direct, ng when the virus, kasi ganun ka-clear yung China nung pumutok yung virus. As in, talagang in-inform nila lahat ng tao. It may not, hindi man naging perfect yung mga bagay-bagay, pero I believe China is the most safest country right now. As in, why? Number one, the virus is 1:10, yung ratio niya. Alright? 1:10 yung virus. So meaning to say, okay, yung 2 weeks na sinasabi nila incubation period, man, trust me, the incubation period is 3 up until 1 month. Doon mo lang malalaman na mayroon kang virus. Hindi nakukuha ng scanner yan sa loob ng 2 linggo. Pangatlong linggo, pang-apat na linggo, doon mo pa lang mararamdaman yung epekto talaga niya. But guess what? Saan ka nagpupunta? The first and second week. Saan ka nagpupunta na public place? Sobrang simple lang. Bakit nakabangon agad yung China? Because we sacrificed for 1 month and 2 weeks. Alright? 1 month and 2 weeks. Sa mga taong nanonood ng story ko last time, naka-quarantine kami sa loob ng bahay for 1 month and 2 weeks. Alright? Guess what? What happened to that 1 month and 2 weeks? Sobrang tibay ng government. As in, isang bagsakan. Iron fist. Isang bagsakan, sinabi ng government, walang lalabas. Kasi putok na yun eh.
dami nang naapektuhan. Local transmission na siya, ibig sabihin from Wuhan. Wuhan is 8 hours away from Hangzhou. Kalat na yung virus. So ang kailangan gawin is i-lockdown na talaga. The purpose of lockdown is sobrang, alam mo yun, yung equation ng lockdown is the more na walang tao sa labas, mas mabilis i-contain kung sino yung may virus. Mas mabilis mahiwalay ng mga government officials like doctors, nurses, police yung affected. Gets? So the point here, the normal question is sobrang nakaka-bad trip yung normal question. Paano yung trabaho namin? Paano kami kikita ng pera? Man, hindi na to pera eh. Hindi na to trabaho eh. Buhay na to eh. Gets mo? So pag imagine mo, pag nawalan, pag kakawawa yung pamilya mo eh, iisipin mo pa ba yung pera nun? Hindi mo na maiisip yung pera nun eh. Again, I'm still in Hangzhou now. Nakaranas kami ng 1 month and 2 weeks. Ang pwede lang sa daan is yung police, nurse, reporters, and doctors. Sila lang yung pwedeng lumabas. Imagine, if kahit lalabas kami sa condo unit namin, hindi papayagan. Now, the question is, paano kayo nakakabili ng grocery? Okay, guess what? Sobrang lakas ng China. I'm sorry to say, hindi ko sinasamba yung China. Mahal na mahal ko yung Pilipinas, pero sinasabi ko lang kung paano na-contain ng China. Paano nakabalik kami ng operations after 1 month? Paano ngayon, like, from ghost town to really a busy, ano, alam mo yun, city right now? Why? Kasi isang bagsakan nag-sacrifice lahat. You know what I'm saying? So, imagine nyo, hindi kami pwede lumabas. Once, isang tao sa isang bahay or isang tao sa isang pamilya lang yung pwedeng lumabas sa time na yun. Isang tao lang. Yung tao lang na yun, ang point niya is pupunta lang sa grocery. Hindi ka pwedeng pumunta na kung saan-saan. Oras na makita ka, kasi paano mo malalaman? Ang question is, paano nila nalalaman kung isang beses kang lumabas or ganito? Kasi merong Alipay, nandun yung code. Nakikita kung, every neighborhood, every streets may police. So sila yung nag-check kung lumabas ka na ba o hindi. You understand what I'm saying? Yun lang, yung point lang ng isang tao na lalabas is for grocery. Number 2, sobrang tibay guys. Sobrang tibay lang. Ito lang sana, lahat okay, even the big businesses. Lahat na, Louis Vuitton, ano pa ba yan? Mercedes-Benz, lahat ng car companies, lahat ng business, zero, as in cut. Right? Sabi ng government, close lahat, isang bagsakan. Isang bagsakan na close lahat. Malugi kung malugi, pero ang point dyan is, the more na nagbubukas kayo ng business, the more na may rason yung tao na magtrabaho, the more na may rason yung tao na pupunta, lalabas. Do you get what I'm saying? So kung hindi kaya ng Philippine government, dahil sobrang democratic kasi tayo na Pilipinas eh. Alam niyo yun, sobrang mabunganga tayo. Kumbaga parang naging slave yung government sa tao eh. Alam niyo yun, na dapat mas alam nila kung anong gagawin eh. Do you get? Okay guys, mamili kayo. Okay. Coming from our experience here. Kung hindi kami nag-contain, kung hindi ginawa ng China yung lockdown for 1 month and 2 weeks, kung hindi nag-sacrifice yung lahat ng companies na sarado lahat, walang government official na trabaho, walang banko that time. Zero yung banks that time. Ang bukas lang that time is even the convenience store, walang convenience store. Yung mga grocery store lang. Alright? And then, lahat ng grocery stores, limitado dapat yung bibilin mo. Good for 1 week lang. Hindi ka pwedeng mag hoarding. And then, next is, sobrang tulungan talaga. And lahat ng government officials, walang trabaho. Alright? Wala talagang trabaho. So, mamili kayo. Isang bagsakan na 1 month, sabihin na natin, 1 month and 2 weeks din kayo mag-ano dyan sa Pilipinas. Mamili kayo. Sacrifice kayo ng 1 month and 2 weeks. Na after 1 month and 2 weeks, gradually babalik na yung operation or magpapatigasan kayo dyan and then 4 months, 5 months, hindi makakabangon yung Philippine economy.
Look at Italy right now. Sobrang late na sila nag-lockdown. Nakita nyo, 3,000. 2,000 yung ano, 2,000 yung infected. So as iisipin mo pa ba yung business doon? Iisipin mo pa ba yung ano? Iisipin mo ba yung pera noon? Hell no. Gets nyo? Kumbaga tayong Pinoy, huwag tayong mangmang eh. Nai-gets nyo? The more tayo magkukumpulan, the more kayo magkukumpulan dyan sa Pilipinas, the more kayo magkakaroon ng virus. The more kayo lalabas sa bahay nyo, the more kayo exposed sa virus. Easy. Number two, number three problem sa Pilipinas, may pera kayong hawak. Dito walang pera dito, Alipay lang tsaka WeChat Pay. Lahat wired sa bangko. So pag nagbabayad, scan lang ng code, walang pera dito. Sabihin natin kung dumating kami sa point that I use my cash money para magbayad. Guys, simple. Mask, disposable gloves, cover everything. As in, kami lahat dati, kung lalabas, low network connection. Pero, ayun. Pumalik na. Guys, alright, ang problema kasi pera yung hawak niyo. Alright? So, naigets nyo? If I were you, debit card. Swipe na lang muna kayo. Pero naigets nyo? Ang dami, so, pag sobrang mangmang tayo, men, ikakamatay ng buong Pilipinas yan. Maniwala kayo sa akin. Ikakamatay yan. So, if I were you, fucking sacrifice for 1 month. Huwag kayong lumabas. Alright? Makipag-cooperate kayo. Kasi ang mangyayari niyan, 4 months, 5 months, pagdudusahan ng Philippine economy yan. Kasi hindi na kayang i-contain. And trust me, once na hindi kayo magla-lockdown dyan, once na hindi kayo makikipag-cooperate, I'm sorry to say, you will be the next Wuhan. Why? Why you will be the next Wuhan? Kasi ang titigas ng ulan nyo eh. Minamaliit nyo yung virus eh. Minamaliit nyo yung virus, wala nang pinipili. Even the Prime Minister of Canada, even the yung mga sikat na mga tao. Paano pa kaya yung mga tao na nasa streets lang? Naigets nyo yung punto? Hindi ako yung galit na to is ano to eh. Kumbaga parang sobrang nasasaktan ako sa news na nakikita. Like, man, is it really hard for you to understand na mas importante ngayon yung buhay kaysa trabaho? Makikita mo 2 months. Pero pag once na maapektuhan ka, once na ma-infect ka, kawawa yung pamilya mo. Kawawa, walang tutulong sa'yo. There is no struggle of power here. Walang away dito, walang gera. It's just a matter of protecting and defending you from COVID-19.